day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel. At patuloy po nanonood ng lahat po ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. Ngayong araw po na to ay napakaganda ng topic natin, bagay na bagay sa mga electronics technician, electronics engineering, at iba pang engineering katulad ng electrical. Ang topic po natin ay dual trace oscilloscope. Nagkataon lang na ang aking oscilloscope dito ay dual. Pero pwede rin tayong gumamit ng single trace. Applicable pa rin po siya. So ang topic natin ay voltage measurement. Paano ba natin gagamitin ang oscilloscope sa pagsusukat ng ating DC voltage? Kung makikita nyo po, pag sinabi nating DC voltage, ay straight yung ating side. Straight yung ating side. So ayun ang DC voltage na tinatawag natin. Pag tinignan natin yung screen o scale ng ating oscilloscope, ay merong siyang guhit pataas na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagpakana naman, pa horizontal naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag may apat na guhit na maliliit sa gitna, so ibig sabihin nito, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, so 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, so 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, so 8. So, bawat sangguhit ay 0.2 ang ating magiging reading. Sa kabilang side naman, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, so 5.8, so 6, 7, 8, 9, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, so 10. So, ganun lang pala, kasimple ang pagbasa. Kung ang reference natin ay yung guhit ng oscilloscope o yung waveform ay inilagay ko dito, kaya medyo kinapalang ko na. So, ayun ang zero reference natin. Pero po, pwede mo rin palang ilagay dito sa baba, ayun ang magiging reference mo. Kung saan mo hininto yung linya mo ng scope mo, ayun ang magiging reference line mo. Pag pumalo siya pataas, doon natin bibilangin. So let's say ang reference ko dito sa pangalawa. Kaya pag angat niya ngayon, eto na ngayon, umangat na, eto na. Ayan, umangat. Bilangin natin. 1, 2, 2.2, 2.4, 2.6. So ilalagay natin dito, 2.6 vertical division. At sa oscilloscope, meron tayong selector switch na kung tawagin ay volts per division. Kung ang volts per division ay 2, for example, huminto sa 2, mamaya ipapakita ko sa inyo, itatimes nyo naman sa test probe, yung pinaka-test probe ng oscilloscope. May multiplier na times 1 saka times 10. So kung nasa 1 siya, ilalagay natin 1. Ano ngayon ang magiging formula ng DC voltage natin? Vertical division, yung pag-angat, times volts per division sa selector switch, times test probe natin, sa test probe meron din doon, equals 2.6 times 2 times 1 equals 5.2 volts. Ayun na po ang nasukat natin na voltage, 5.2 volts. Kaya kung ready na kayo, pupunta na tayo sa ating laboratory at ipapakita ko sa inyo kung paano natin te-testingin yung ating regulated power supply. Ito yung analog na dual trace na oscilloscope, papower natin. Ito yung kabilang channel, pangalawang channel. Pag A lang gagamitin mo, A lang, pindutin mo yung A. Pag B, pindutin mo yung B. Pag pagsasabayin mo sila, i-add mo. Then of course, dito naman sa time per division, so kontrolado niya tong dalawa. Then meron tayong intensity para humina, lumiwanag, at meron tayong focus pag medyo blurred yung guhit sa nakakaduling, ayan. Then meron tayong retrace rotation dito. Ginagamit to kapag na-miscalibrate yung ating position dahil pwedeng umikot yung oscilloscope natin. Ayan, pwede siyang tumagilid yung guhit.
So, pag tumagilid yan, hindi tayo pa pwedeng magsukat. Ayan. So, nakatagilid. So, at i-adjust ko ngayon yung ating guhit. Ayan. So, ayun. At kailangan ipantay ko siya. So, once lang naman pinipihit yan, pag nami-misalign lang. Ayan. So, nandito ako sa channel B, sa pangalawa. So, dito nakalagay yung test probe ko. Ito yung test probe natin. Meron tong selector switch. Time is 1, time is 10. So, naka-time is 1 ako dito. At naka-on na tayo dito. So, nilagay ko yung reference ko sa baba. Pwede naman natin baguhin sa position niya, vertical position, up and down mo. Kung saan mo hininto, ibig sabihin, ayun ang reference mo. So, pataas. So, ibig sabihin, pag pumalong pababa yan, negative voltage yung minimeasure mo. So, kaya kailangan ay nasa decision mo kung saan mo ilalagay. So, usually, dito sa baba yan o kaya dito. Pag mataas yung voltage, lumakpas sa screen, ibig sabihin talagang ibaba mo to ng gusto, diyan ka mag-reference, at iselect mo sa mataas, sa pangalawa. Pero, dahil mababa lang susukatin natin, sa pangalawa ako magre-reference. Ang magandang calibration nito ay meron kang regulated power supply. Although meron siyang calibration dito, minsan pag wala kang manual, hindi mo makalibrate yung sinasabi ng calibration dito. Mas maganda meron kang manual na merong voltmeter. Iseselect ko to, rather i-volume ko siya sa 10 volts. So kung 10 to, susukatin ko ng ating BOM na naka-range ng 50, so dapat ay 10 volts din siya. Ayan, so eksakto, nasa 10 volts yung ating tester. Ayan, eksakto. Ayun, 10 volts. So, 10 volts, 10 volts sa tester natin. Kailangan magte-10 volts din tayo dito. So, okay, so, pag hindi nag-10 volts, ia-align natin yung ating variable sa loob. Ito yung tinatawag na selector switch na ang tawag ay volts per division. Volts per division. Dahil may selector sa baba, AC saka DC, nasa DC tayo. Pag mag-AC tayo, itataas natin yan. So, okay, so, ang bilang natin mula dito sa guhit na to, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat pupunta dito yung guhit natin dun sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bakit sa 5? Eh, nakaselect ako ng 2. 5 times 2 times 1 equals 10 volts. Ayun ang sinasabi ng ating voltmeter at sinasabi ng ating tester kanina. So, kaya 1, 2, 3, 4, 5. Dito dapat. Testingin ko. So, katulad yan, hindi dyan pumunta, hindi nakakalibrate yung oscilloscope natin. Pipihitin natin to sa taas. Ayun. So, balik ko doon. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun natin. Ayun, eksakto na. 5 times 2 times 1 equals 10 volts. Nakuha po. Kaya napaka-simple lang kung paano natin gagamitin. Ngayon, iseselect ko ngayon ito sa 5. Sa 5 volts. Ayan, 5 volts. Susukatin ko ng tester para mas makita nyo. Na ilagay ko sa 10. Okay, so walang labis, walang kulang. 5 volts. I-check natin ang oscilloscope. Ang calibration niya kanina, etong nasa loob. Ayan, variable. Huwag mo nang gagalawin. Para magtugma yung voltage na nasusukat ng oscilloscope sa nasusukat ng ating analog tester at ng digital tester natin. So, dahil naka 5 volts, oh, so i-check ko to. 1, 2. Dapat lalakpas pa ng konti. Ayun, eksakto. So, 1, 2, 2.4, 2.2, 2.4, may isang guhit pa sa gitna, pagitan ng 2.6 saka 2.4, 2.5. 2.5 times 2, 2.5 times 2 equals 5. Times 1 test prod equals 5. So, nagtali yung reading ng voltmeter
ng ating regulated power supply sa kanang BOM natin. So, ganun lang pala kadali yung ating paggamit. Okay? So, ayan ha. So, aangat yan doon. Ayun. Okay? So, pag binaba ko siya, ilagay natin sa 1, 2, 3. 2 volts. Ayan. Ilan ang inangat niya? 1. Isa lang, oh. 1. Ayun, 1. 1 times 2 times 1, 2 volts. Tignan niyo yung ating regulated power supply, nakaset sa 2 volts. Paangatin natin. 1, isang angat lang, isang guhit, times 2 times 1 equals 2 volts. Gamitan natin to ng tester para makita nyo ulit na ito ay totoong 2 volts. Nakaselect ako sa 10. 2 volts. Ganun lang pala ang paggamit ng oscilloscope. So, ano yung formula? Vertical division times volts per division times test probe. Huwag niyong kakalimutan, DC voltage. At ang susubaybayan niyo sa susunod kung paano mag-measure ng AC voltage, AC peak-to-peak voltage. Ang gamit ay oscilloscope. Napakagandang gamitin the eye of the technician, lalong-lalo na sa mga signal tracing. Pag ito ay nakabisado nyo, lalo nung araw kasi, yung mga television na merong diagram, may mga pattern na ng scope. Kasi minsan, tama yung boltahe na sinusukat mo, pero ang problema, akala mo okay na siya. Hindi pa pala. Dahil yung boltahe na nasusukat mo ay magkaiba sila ng waveform. Dahil lang pang nag-uusapan na natin pag oscilloscope, kung tapat ba yung boltahe na nasusukat mo. Kung tester lang ang pagbabasehan natin, lalabas doon ay 5 volts, lalabas doon 10 volts, lalabas 12 volts. Pero anong kasiguraduhan natin? Sabi sa diagram, 10 volts, pero ang waveform niya ay sawtooth wave. 10 volts pero ang waveform niya ramp wave. 15 volts pero ang waveform niya ay square wave. So, dami pa natin palang dapat na pag-usapan sa paggamit ng oscilloscope. So, muli po, maraming salamat po. Sana po huwag kayong magsawa na manood ng aking mga video na ina-upload. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo lahat. Salamat po ulit. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!